Hello guys! Welcome back sa akin channel! Today, gagawa tayo ng isang fish recipe. Gumamit ako dito ng codfish o yung lapu-lapu. So, una muna natin ginawa. Pumunta muna tayo sa palengke. So, ito guys, ito yung wet market sa Hong Kong, dito sa aming lugar. So, yan. Bumili muna ako dito ng tofu. Yung tofu na to ay fried na siya. Lalagay natin siya kasama ng isda. So, yan guys, bumili ako ng $10. And then, after akong bumili niyan, bumili na rin ako ng isda. So, ang nagamit ko sa isda is $50. So, nung pinakilo ko siya is nasa 400 grams. So, yan guys, ikot-ikot lang ako dyan. Tingin muna ako ng mababili. Ito, ganito yung style ng mga fish market dito guys. And bumili na rin ako ng iba pang mga ingredients na gagamitin ko. Ayan guys, so nakita nyo dito, mayroon mga seafoods. Marami ditong fresh guys. Ah, nabibili talaga siya ng buhay pa. Ayan, ikot ako dyan. Meron din ditong tumpok-tumpok guys. Ah, yung nakaplato-plato na. Ayan, may mga price na siya, hindi na siya mahirap tanungin kung magkano. Then ito na, start na natin yung pagluluto ng ating steam fish. Yan yung ating lapu-lapu, 400 grams. Then, ito yung ating biniling tofu. Kalahati lang yung gagamitin natin dyan kasi napakadami niya, guys. Yeah. And then, ito naman yung ating luya na gagayatin natin ng manipis. Ito yung pang-toppings natin. Ah, pampalis din to ng lansa ng isda. Then, ito naman yung vermicelli o yung sotangon sa atin, guys. Nababad ko na siya ng 10 minutes. Malambot na siya. Then, ito yung ating mga gagamitin mga ingredients sa pampalasa, asukal. Ito yung cornstarch. Then, ito yung oyster sauce. Yung mga sukat po ay nakalagay na dyan. Then, ito naman yung ating sesame oil. 1/2 teaspoon. Then, yung ating Maggi sauce. 1/2 teaspoon. Ito ay rice wine. Nabibili talaga yan sa mga palengke dito, guys. And ito yung white pepper. Ito naman yung luto na na garlic, yung malutong. Crunchy garlic and then yung ating fresh garlic. Okay guys, simulan na natin timplahan yung ating isda. Yan, lalagyan lang natin siya ng Maggi sauce. And then timplahan na rin natin siya ng paminta. Alalay lang sa paglalagay, hindi pwedeng banghang. And then, yung ating sesame oil, at least 1/2 teaspoon lang yan, guys. And then, sunod natin yung ating white wine. So, yung ating rice wines. Computed ko na kasi yan yung sa pinakatakip niya, guys. Almost 1/2 teaspoon din yan. Then, 1/2 tablespoon naman, no? Oyster sauce. Kasi maglalagay pa tayo sa toppings niya. Doon sa sotanghon. Then, konting garlic. At least 1 tablespoon. And then, yung ating cornstarch. At least 1/2 teaspoon. Then, yung ating sugar. Konti pampalasa lang. Hindi tayo naglalagay na asin, guys. Kasi yung mga seasoning na yan is malasa na siya. Then, haluin lang natin mabuti. Para mabalance natin yung lasa is ma-distribute siyang maigi doon sa ating isda. Yan, halo-halo lang, halo-halo. Yan guys, nahalo na natin yung timpla. Then, i-ready naman natin yung ating tokwa. So, biyakin lang natin sa gitna. Then, wala nang iba pang gagawin dyan. Ilalagay lang natin siya sa tagiliran kasi parang magiging design din niya ng pinaka steam fish natin. So, yan. Pinatong ko muna siya dyan. Pero mamaya ayusin natin yan guys sa tagiliran. Para maganda yung presentation ng ating codfish. Then, itinon naman yung ating crunchy garlic o yung malutong na garlic. Then, lagay na natin yung ating sotanghon o yung vermicelli. Ilagay nyo lang sa ibabaw yan guys. I-distribute nyo lang ng
pantay dyan sa ibabaw. And then, lagay na natin yung ating natitira pa na 1/2 tablespoon na oyster sauce para malasa naman yung ating sotangon sa ibabaw. Then, sprinkle na natin yung ating ginayat na ginger. Then, maglalagay pa ulit tayo dyan ng, ng crunchy garlic sa ibabaw. Ayan na siya guys, nakaayos na, inayos ko na yung tokwa para mas maganda siyang tingnan. Okay yung presentation. Then, ito naman yung ating ginayat na spring onion. Tatabi lang natin yan, pang last na yan. So, magpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. Malakas ang apoy. And then, pag kumulo na siya, ilalagay na natin yung ating isda. Yung ating i-steam na codfish o lapu-lapu. Then, sa gantong 400 grams na isda, is usually 9 to 10 minutes lang yan, guys. Yeah, steam nyo siya ng 9 to 10 minutes. Then, after ng 10 minutes, ito na siya. Magpapakulo naman tayo ng mainit na mantika at ibubuhos natin sa ibabaw. Ilagay na natin yung ating spring onion din. Buhusan natin siya ng kumukulong mantika sa ibabaw. Then, ayan na siya guys. Ready na siya. Pwede na natin iserve. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!